Good afternoon, ma'am. I am Daniel John M. Valdez, BS Criminology 3, Block 4, and I will discuss the lesson 4.1, Fire Protection, Prevention, and Control. Fire protection, dito masasabi natin is kung maproprotektahan natin ang ating sarili sa pag-apula ng apoy. And prevention, dito natin malalaman kung paano na ba natin maapula or paano natin mapre-prevent ang paglaki or paglawak ng apoy. And control, makukontrol natin ang paglaki or paglawak ng isang naturang insidente or fire sa ating komunidad. Dito natin matatakil or malalaman kung paano natin maproproteksyonan ang ating sarili or family or ating community, paano natin mapre-prevent, paano natin makukontrol. And the four main objective of fire protection is to prevent destructive from fire from starting. Una pa lang, pag-apula ng apoy, dapat huwag tayong matataranta, huwag tayong may stress. Yung for example is maaligaga, dapat focus lang tayo kung ano yung dapat nating gawin para mapatay or ma-prevent yung fire na nangyari. Number 2 is to extinguish, stop or put out ongoing destructive fire. Dito sinasabi na to extinguish para malaman natin kung ano nga ba yung gagawin natin, para kung ano yung magiging unang hakbang natin pag nakikita tayo ng apoy, kung paano natin mapre-prevent. And number 3 is to confine a destructive fire at a place wherein began. Alam natin na pag sinabi natin confine a destructive fire at a place wherein began, dapat una pa lang apulahin na natin, i-prevent na natin para hindi lumaki or makapinsala ng mas malawak. And fire prevention is the descriptive term of various method of safety measure utilized to stop harmful destructive term from starting. Sinasabi na fire prevention, kailangan nating malaman kung ano yung mga dapat nating gawin, kung ano dapat yung ating unang dadamputin pag nagkaroon ng sunog sa ating community or sa ating bahay. Dapat, for me, para sa akin, in myself, once na nakapag-encounter ako ng fire, hindi para sa akin lang, hindi ako matataranta, magpo-focus ako kung paano ko mape-prevent, kung paano ko maapula ang isang apoy, kung ano dapat, kung ano yung unang-unang hakbang na gagawin ko. Dapat yun yung main nasa isip natin, kung paano natin mape-prevent yung fire. And second is paano natin siya sasabihin or gagawin. Dapat may unity. One is unity sa ating barangay. Once na nangyari ito sa ating barangay, dapat may unity ka, may unity ang bawat isa. And dapat isecure po natin palagi ang ating mga sarili. Dahil mahirap po ang magka-problema, magka-aberya sa panahon ng sunog. And fire hazard, any condition or act that increase or may causes increase in the probability that fire will occur or which may obstruct, delay, hinder or interfere with firefighting operation and the safeguarding of life and property. Sa panahon ng fire hazard, dapat sa ang mga BFP or fire protection, mga firefighters lang dapat po ang papasok or mag-aapula ng mga apoy. Pwede po tayong tumulong, but please lang makinig po tayo sa fire officer. Kung bawal pumasok, bawal po papasok, and dapat lagi po nating isipin ang ating mga sarili na once na nagresponde ang BFP sa fire incident, dapat tumabi lang po tayo and huwag matigas ang ulo dahil para mas mabilis na mapula ito. And for my career,
ang fire prevention na ito is napakahalaga dahil once na nakapag-encounter ka ng isang insidente ng apoy o pangyayari, fire incident, alam mo ang unang-una mong gagawin at hindi ka na mag-iisip, hindi ka na mag-aatubiling gawin ito dahil alam mo na yung unang hakbang at huling hakbang mong gagawin. And marami, para sa akin, fire prevention and control is malaking tulong sa akin sarili. Malalaman mo, malalaman ko kung ano nga ba ang mga dapat mong gawin sa panahon na ito. And yun lang po, and thank you, ma'am.